Hello, kumusta na po kayo? Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayon po ay magluluto po tayo ng totsong bangos. At ang kakailanganin po natin sa reseping ito ay isang bangos na medium size o pangkaraniwang laki. Then tahuri or salted soybeans. Then vinegar, tomatoes, onion, garlic, then ginger. At kakailanganin po natin din dito ng water. So, ito po at after po natin na i-prepare muna itong ating mga kakailanganin. Then, kakailanganin po rin pala natin dito ng spinach. Pero optional lang naman ito kung gusto nyo lang. Kasi ako, lalagyan ko lang siya para magkaroon lang siya ng kulay o mas okay yung color niya. Yan. Then, ito namang bangus ay pipritohin muna natin. So, gagawin po natin ngayon, maglalagay muna tayo ng oil dito sa ating kawali. Yan. Medyo malasado lang ang gawin natin dito kasi isi-simmer naman natin ito mamaya. So, okay na ito. So, hanguin na natin. Turn off muna natin ang heat. Hanguin muna natin siya. Yan. Yan. Babalikan natin ito, ha. So, pwede na i-prepare ito. Mga sangkap natin tulad ng chopped onion, tomatoes, ginger cut 4 strips, minced garlic, then salt, vinegar, tahuri, then spinach for optional lang ito. Kung gusto nyo magkaroon ng konting kulay yung totsong bangus nyo, so pwede nating lagyan. So meron tayo ditong half cup na water. Then gagawin natin dito, lalagay natin itong tahuri. Yan. Together with the vinegar, then konting salt, then i-mix natin ito, dudurugin natin yung tahuri dito sa water at saka sa vinegar. Yun ay mag-start na tayong mag-saute o mag-isa dito sa pinagprituhan natin ng bangus natin kanina. Doon natin gigisahin itong ating totsong bangus. So, unahin natin ng garlic. Yan, minced garlic. Okay natin itong mag-brown. Then, doon natin itong ginger. Then, lalagay natin itong dinurog natin tahuri sa water at saka sa vinegar. Ayan. Ito yung pinaka-sauce niya. So, huwag natin siyang haluin. Then, simmer natin siya. Lagyan natin siya ng cover. Pag kumukulo na yan, saka natin ulit babalikan. Lagyan natin siya ngayon. Kung okay na siya.
pan. Then, magsisimmer na siya. Then, lalagay natin itong ating bangus. Lagay na natin itong bangus. Ano natin siya. Ayan. After simmering for 5 minutes, tingnan natin. O low heat lang yata tayo. Ayan. So then, ilalagay na natin itong ating spinach. Ayan. Then, takpan natin ulit para malanda yung spinach. Tingnan natin siya ulit. Then, ayan. So, half cook na yung spinach niya. So, okay na to. Ayan. Pwede na natin itong i-serve. Parang ang sarap-sarap yata. Okay. Ito po ngayon ang kinalabasan ng pagkakaluto natin sa ating tutsong bangus. Ayan. Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa reseping ito. Maraming salamat po. Ito po si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!